Hello po mga kalingap, magandang umaga, gabi po sa inyo lahat. So ngayon lang po ako nakakapag-charge and talaga narubat. So may nangyari po kaninang madaling araw kasagsaga ng malakas na hangin at ulan. So kinabahan ako kasi parang dinig ko dito kasi ako natulog, no? And then naririnig ko malakas kasi nakampante muna ako kasi akala ko hangin lang kasi nagbabagyo. Tapos yung binubuksan yung pinto nitong aking tinitira. Meron naman po siyang double na screen door, no? Pero yung screen door na yon, dahil kagabi bago ko matulog, nagsalaks ng hangin yung gate, nabukas. So yun, naglabas ako. Tapos nakalimutan ko naman saran yung screen door. Ang nasaran ko lang ay yung pintuan po doon sa papasok dito. So ayun, at naaktuhan ko talaga po nga ganito yung susi. Nagaganyan, binubuksan niya, tapos nabuksan niya na po yun. Kaya nagsalita ako, nagsigaw ako. So tumakbo po agad. Tumakbo siya agad. Ayan, wala pa tayong kuryente ngayon. Ayan, tumakbo po siya agad. Nakaganto na po yung yung pintuan. Binubuksan yung ganyan, tapos nakaganyan na yung pintuan. Papasok na lang siya dito mga kalingap. Buti na lang naririnig ko yung kada ganto niya. Ayan, nagloob pati yung naririnig ko. No, kaya hindi talaga safe na kahit may bagyo, talaga may mga nananamantala, no? So ako lang po dito mag-isa mga kalingap, no? Kasi si Mrs. ay tas ang aking anak na andun po sa kalamaman niya. So safe naman po doon. So dito kasi, nagstay ako dito kasi para mabantayan po yung ilang mga gamit, no? Katulad ng TV, mga ganyan. And hindi ako nagkamali mga kalingap na meron nga. So yun, talagang kinabahan ako kasi mag-isa ako eh. Hindi ko alam kung isa lang ba yun o dalawa. Sagsagan, malakas po ang hangin na, no? Nabuksan niya na to mga kalingap, nabuksan niya na po. Ayan. So dito mga kalingap, nag-ikot din tayo kanina. Nagbili ako, naglakad-lakad. Nakita ko taraming tumbahan mga puno. Hindi lang natin na video yan, pero nag-clearing na kanina mga kalingap. Nag-clearing na po. So ayun, at dagdag na seguridad din talaga. Kaya ng umaga yun nga, dahil muntik na tayong pasukin dito. Nabuksan niya na yung pintuan, and then yung screen door hindi ko para na sarado. So dito, ito meron siya ng tempo, nabuksan itong pintuan mga kalingap. At hindi natin alam, no, kung may patalim man o kung may ganyo, kasi hindi man po yun magpapasok, no? Hindi man yung papasok dito o magmamasok ng bahay kung wala po siyang patalim o kung ano pa man na pwede makasakit sa tao, no? Kung malaman ko kung pakay niya is magnakaw o ano pa man, no? So ayun, simula nun magising ako, hindi na ako nagkatulog-tulog hanggang ngayon. Huwag ko mamaya kung matutulog pa ako. Sana magkameron na po ng kuryente. Kasi hirap ng ganito. No, marami pa pala dyan sa paligid na pwedeng manamantala ng kababayan. Mahirap ka man o mayaman ka man talagang. So ayun, at na-update ko lang po kayo mga kalingap. Ayun, kinabahan talaga ako. Grabe. So dito, ayan, ano man ang nanakawin niya dito, wala mang pera. Ayan, ito lang yung kain ko nga, oh. Tubig, ayan, yan ang pang survive natin. Skandila, ayan, tapos lighter, ang sindi. Ayan. So grabe, talagang bumangon-bangon ako kanina. Nakabukas pa itong pintuan na ito. Pag natutulog kasi po ako, wala pong aircon kasi burn out. Nakabukas lang po siya. So para hindi po ako masuffocate naman sa loob kasi wala naman po yung
bintana dito sa kwarto. Talagang para tayong nasa Bartolina dito kapag walang electric fan o ano, aircon. Kaya binubuksan ko po. And then, syempre, madilim. Hindi nagsilip po ako. Kaya narinig ko talagang magubukas siya. Ayun. So, talagang nag-ano po ako. Ginanyang ko. Tapos nag-ano ako. Ginanyang ako. Tapos tumakbo po siya. Hindi na siya dumiretso sa dito sa bahay, mga kalinga. Grabe. Ayan, no. So, wala pa pong kuryente sa ngayon, mga kalinga. No, and bago mag-brown out, so ayun, meron naman pong kumbaga sa Kalagwas dito po sa Vinson's yung landfall, kung di po ako nagkakamali, no. And ngayon, ngayon po nasa Central Luzon na. So yung mga kababayan ko natin sa Central Luzon at sa lahat, no, sa Binquet, yung mga may red warning signs po, no, ingat po kayo dyan. And pagpa-pray po namin kayo na sana'y walang mag-buwis ng buhay, no? Walang any casualties, diba? So mag-ingat po tayo. Kung mga ganitong kalimidad, talagang unahin natin is i-secure ang lahat. Unang-una ang buhay. Kahit yung mga gamit, pwede nating mapalitan yan. And syempre, kapag pinapalikas na kayo, lumikas na po tayo kasi huwag na natin pahirapan yung mga rescuers nila, natin, no? Kasi may mga pamilya din sila na naghihintay sa kanilang makauwi ng ligtas. Kaya ayun, itindihin po natin, no? So huwag natin hintayin na lumakas pa yung ulan. Ayun. At syempre, maraming salamat po, mga kalingap, no, sa inyo lahat, sa suporta po ninyo, sa tulong, ayan, sa mga sponsors natin dyan. Maraming maraming salamat. Ayan, mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo ulit. Pero di man, syempre, salamat pa rin po kasi minsan ay nakatulong kayo sa ating mga beneficiary. So, maraming salamat po. And sa mga viewers, ayan, supportahan din natin, mga kalingap, no, si Kuya Balsanos Matubang, Kalingap Rob, at ang buong team Kalingap. Ayan, si Rolo Malalag, no, shoutout po sa inyo lahat. Ingat din kayo pag uwi, mga kalingap. No, nandito lang kami. And si Justin naman nasa kanyang apartment. So ako dito naman solo kasi binabantayan ko po, ano, itong mga konting gamit na naririto. No, may ref, ayan, oven, mga ganyan po. No. So, di ko akalain talaga, kaya lesson learned. Lesson learned na po na secured, no? At hindi natin sure kung alin ba mas mapanganib, yung pangbagyo o yung kapatao natin. Maraming salamat sa inyong mga kalingap. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment ang ating mga vlog and mga live. Maraming maraming salamat po, mga kalingap. Hanggang dito na lang po yung update natin. At comment po kayo sa atin para mabasa po natin yung mga komento ninyo. And kung ano po yung mga dapat natin gawin kapag mag ganitong sakuna, no? So, ayun. Maraming salamat, mga kalingap.